Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Ito na naman si Kalingap, Jonalyn Vlogs, nagala. Samahan niyo ako, may pupuntahan tayo. May nag-text sa akin kagabi. Sabi niya, ako ba daw si Jonalyn Santos? Kasi nakikita niya yung mga videos ko. Kasi dati na siyang supporter ni Kuya Val. Napanood na niya yung mga videos ni Kuya Val, ni Kalinga Prab, at ni Ate Edna Vlogs. Ngayon, napanood niya yung mga videos ko. Matagal na raw siyang nanalangin na sana eh, may mga isang vlogger dito sa Ilocos, Norte. Kaya tuwang-tuwa siya. Kaya nag-text siya sa akin. Gusto siya makipagkita sa akin ngayon. February 22 ngayon, Martes, sabi ko sige, umaga, mga 9, makita tayo doon sa kanto ng Fort Ilocanja. Kasi dati naman ako doon naka-standby kasi nandoon yung aking mga binivideo na mga yung tatlong PWD at saka yung bali tatlo sila doon nakatira. Doon din, banda malapit kasi pupuntahan daw namin yun pero hindi ko alam kung anong sitwasyon. Kaya samahan nyo ako mga Kalingap na makita natin ang sitwasyon niya. Sana po mapanood nyo aking mga videos at mabigyan natin sila ng kunting tulong yung mga bahay nila. Kasi yung tatlong PWD, bingi yung magkapatid, yung dalawa tapos yung isa talagang totally hindi makalakad, nakaupo tapos hindi makapagsalita. Tapos yung bahay nila, trapa lang siya. Pero may poste na siya, 4. Bali, ang gagawin na lang doon, siguro kalahating hollow block, kalahating hard duplex siguro para mas mura-mura kasi ang pabahay mahigit 100 talaga pag puo na semento talaga. Kaya sana ay mapanood ang aking mga videos ng mga sponsor ni Kuya Val na sana tulungan nyo naman ako dito sa Ilocos Norte, alalayan nyo ako at magtiwala kayo sa akin at gusto ko rin na mabigyan din sila ng maayos na bahay na komportable sila na hindi mababasa. Salamat sa inyo at sana tuloy-tuloy ang ating pagtulong sa mga taong mahihirap. Kaya samahan nyo ako ngayon at para makita ninyo ang sitwasyon nila. Kalingap, nandito na tayo sa bahay ni Nanay Lita. Yung tumawag sa akin kagabi, yung kanyang manugang, na gusto niya makita natin yung bahay niya dahil giba-giba, gusto daw mapaayos niya yung kanilang kusina. Kaya samahan nyo ako at silipin natin ang kanyang bahay. Tayo na mga Kalingap at silipin natin ang bahay nila at interviewin muna natin si Nanay Lita para alamin natin kung anong gusto niya na iparating kay Kuya Val at kung ano ang maitutulong natin sa kanya. Apo, magandang hapon po. Hello po. Anong kuan mo nanay? Nanay Lita? Upo lang kayo dyan eh. Bali, sa inyo po itong bahay. Ano bang gusto na mo nanay na ipagawa natin yung kahilingan na maayos yung bahay mo? I-explain mo po kay Kuya Val para baka may makapanood sa atin at maawa. Pakilala muna kayo na iminit na Elita. Pakilala muna kayo kay Kuya Val. Ako, tulungan ko. Ako po si Lita Kavilde dito Balatong. Tulungan ta ka di ma'am. Ay sir pangaasi ka laon ako. Tulungan ta ka tayo ura dati balay ni ma'am kat no agtuto doon alam mo yung matibag yung sir kakaasi ka malang sa magsalipumpeng. Bali, ilan po ang kasama nyo dito, Nailita? Ilan kayo?
Bali, lima kami, sir. Tatlong bata, tapos yung anak ko, sa atya. WD yung bali anak nung mga apo mo. Pero nasaan po siya? Nagtrabaho, ma'am. Ah, nagtrabaho pa rin. Mahirap kasi pag walang pang araw-araw. Bali kayo po, anong yung pinakakitaan nyo? Huminto na ako maglako, ma'am. Ah, nasa, anong nilalako nyo, nanay? Mga native delicacies kay Batak. Nalayo din sa Batak eh. Di, bali si... Bali yung tumawag kagabi sa akin, Kuya Val, si... Kwan, si Ate Sally. Bakit mo naisip, Ate Sally, saan mo nakita yung aking number, cellphone number? Paano mo na ma-reach out mo ako? Nakita ko po sa YouTube po na palagi akong nanonood sa inyo. Tapos nakita ko yung number ni Ma'am Jonalyn doon sa YouTube. Tapos nag-text na kaagad ako sa kanya. Nag-reply naman, di salamat. Tapos sinabi ko sa kanya may gusto akong iparating sa kanya. Pero hindi ko sinabi na biyanan ko yung ano, ipapakita ko sa kanya. Tapos sabi niya magkita kami ng kinaumagahan ng 9 o'clock. Nagkita kami pero may pinuntahan po si nanay. Kasi isa rin po siya na 4 piece. May pinuntahan na gagawin. Kaya ngayong hapon lang po kami nakapunta. Yan po. Kaya bumalik ako dito, Kuya Val, ng mga alas 3. Kasi... Bali dito din yung kinunan ko ng video noon, si Nay Kunching. Kaya hindi naman ako napansin nila noon, kaya nakita niya ako yung number ko sa kuan, kaya tumawag siya. Bali, nanay, sisilipin natin yung bahay mo kung ano yung gusto mo na ipagawa. At kung may maawa, magdasal lang tayo. Nay Lita, kung may mga sponsor na manpanood tong ating video at na... kung sinong gustong tumulong at salamat kung diba, makarating sa kanila. Bali, ito po yung hindi pa tapos yung bahay nila, Kuya Bal. Ayan yung kanilang kuan, bintana eh, kahoy. Bali, may simento naman pero ganyan lang yung kuan nila. Oh. Pag umuulan, kuan, di po mampasok. Gusto lang niya, Kuya Bal, na matapos siya. Siguro, kukunti na lang siguro itong makuan na mga haloblak. Dugtong na lang siya. Tapos, yung kusina daw nila, pag magluluto sila, okay lang kung walang ulan, walang bagyo, pero pag umuulan, nababasa din ang kusina. Kaya, yero lang siguro dito, Kuya Bal, ang papalitan at saka maglagay ng poste. Bali, renovation na lang siguro ito. Para lang daw pag umulan, hindi mababasa. Kasi yung matanda ang nakatira dito, tapos maliliit yung mga apo. Kasi yung ama, PW din, pero sinikap din na magtarbaho para lang meron silang pagkain araw-araw. Ayan yung kabuuan ng bahay nila. Ayan, gusto lang malagyan ng bintana, tapos pintuan. Bali, siguro kung ano lang siya. Hindi na may, kasi buo naman yung yero nila. Oh. Bali, bintana na lang, pintuan, at saka yung kusina. Ayan. O, at saka, wala kayong CR, nanay? Bali, sa labas ang CR nila. Doon na lang magdugtong. Wow. Sana may makapanood sa atin, nanay, na mga sponsor ng Ilocano. Kasi, pray na lang tayo, nanay, para maawa sila sa atin. Kasi, may mga kanya-kanyang sponsor si Kuya Bal. Kasi yung bintana nila, ito, Kuya Bal, oh. Pero pag umulan, pumapasok din. Yun lang ang kuan niya. Di natapos yung bahay nila. Ganyan lang. Tapos maglagay na lang daw ng CR dito, Kuya Bal. Kung halimbawa mayroong mag-sponsor dito para nasa loob. Yan ang trapal yung... Ding-ding. Mag-pray tayo, Nanay Lita. Baka may makapanood sa atin eh. Maawa eh magbigay ng blessing nila. Di ba? Kaya kinukunan namin ng video para makikita nila
kung ano yung kailangan at kung ano yung dapat gawin. Yan lang po ang bahay ni Nay Lita. Sana ay may makakita ng mga sponsor na maawa. Kasi pwede man maglagay ng terrace dito sa ganyan, sa harapan, tapos bintana lang, kahit na yung plywood lang na bintana, matakpan lang daw para pag umulan hindi na sila mababasa. Kasi wala namang kakayahan Kuya Val na magpagawa. Kasi yung anak niya PWD, tapos si Nanay 70 plus na siya. Hindi na siya pumapasok kasi nasa bahay na lang. Wala na ring magulang, ina yung mga anak daw, kasi iniwan din nung iniwan daw kung saan daw nakatira, kaya yung anak na lang niya ang pumapasok. Anong kuan yung anak niyo, Nanay, PWD? Anong diferensya? Pilay. Nabali. Buti nakakalakad na, nakakakuan naman. Pilay daw kasi nabali daw yung paa. Kaya sana po may makapanood sa aming video na mga sponsor. Salamat po, at kung kayo tumulong sa amin dito sa Ilocos Norte, malaking pasasalamat po namin sa inyo. Thank you Kuya Val sa tulong mo sa amin dito, kahit na paunti-unti muna, kasi bali ilan itong nakapila Kuya Val. Bali yung una yung PWD, tapos yung kawayan yung bahay, tapos si Ate Gemma yung tambak, at sa pang-apat ito si Nay Lita. Kahit na hindi naman bigla-bigla, basta paunti-unti lang. Pag makaipon ng materyales, hanggang mabuo, ganun lang ang gagawin natin para kahit papano magkaroon sila ng pag-asa sa buhay, na nandyan pala si Kuya Val Santos Matubang, isang hero ng taga Ilocos Norte. Kaya natutuwa nga si Ate Sheila at nakita yung aking cellphone number doon sa video ko, na nag-text siya, kasi nakikita niya kasi yung pagtulong mo dyan sa Dait. Kaya nangarap din sila at nagdasal din sila na sana makarating dito ang tulong ng iyong project na Lingap sa Mahirap. Salamat po sa lahat, sa mga viewers, sa mga subscribers, sa mga sponsor ni Kuya Val Santos Matubang. Sana po matulungan nyo kami dito, at huwag nyo kaming kalimutan. At please subscribe Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, at ang iyong lingkod na si Kalingap Jonalyn Vlogs. Thank you po, and more blessings to come. God bless. Bye-bye. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rab Matubang, Kalingap Jason, Papa Franz, Daddy Philip, Brother Paz, Engineer Adol, Kalingap Edo, Kalingap Berta, Super Mac at Andoy, Kalingap Adol, Kalingap Habong, Kalingap Pusen.